matagal na nang walang magulang ang mga anak mo. Nandito nga sila. Pero parang wala. Hindi ko sila kilala. Hindi nila nararamdaman na may nanay sila. Sakit-sakit na tulo. Sakit-sakit. Huwag mo sisingin na sarili mo. Dinala ko sila dito eh. Para makasama ko lang sila kahit Sabat at Linggo. Pero para sa kanila, kulang pa rin yun. Kulang. Nagdesisyon na kami ng papa niyo. Bukas na bukas na yun, magre-resign na kami sa trabaho. Maghahanap na lang kami ng ibang mapapasukan yung arawan para araw-araw na lang tayo magkakasama. Sorry din, anak. Dinala-dala namin kayo dito pero wala naman kami panahon para sa inyo. Dapat iniintindi ko na lang yun. Dapat inaarap ko na rin yung sarili kong buhay dito. Pero ang hirap naman. Pinipilit kong gayahin yung mga tao dito. Mahilig sila mag-football. Sige, maglalaro ako. Espanyol silang magsalita. Sige, mag-i-Espanyol ako. Que habla Espanyol, estoy muy bien. Pero ang hirap, mama. Kailangan pilitin mong matutunan. Ito na ang lugar mo, Rex. Ito na ang mundo natin. Pinakatapos ako ng pag-aaral. Makakahanap ako ng magandang trabaho. Titigilin ko na kayo. At mag-iipon ako. Bibili ako ng malaking bahay sa Pilipinas. Yung mas malaki dito. At uuwi tayo rin. Uuwi tayo lahat ng Pilipinas, mama. Mauna na ako, ha? Mauhuli ako sa tren, eh, ha? Ingat ka po, Mama. Ubusin mo yan, ha? Gracias. Kahit makulit si Rex,
mapagmahal siyang anak at kapatid. Maswerte ako at may anak akong katulad niya, na sa kabila ng lahat, humahabi siya ng pangarap para sa akin, para sa aming lahat. Rex! Naninigarilyo ka na naman! Sorry, ma. Sorry. Anak, may problema ba? Hindi na ako pwedeng mag-aral. Hindi ako nakapasa sa exo. Hindi ko na matutupad yung pangarap ko sa inyo. Patawarin niyo ako, ma. Patawarin niyo. Na mga sandaling yun, ramdam na ramdam ko ang kabiguan ni Rex. Ang sakit na nasa kanyang loob. Kung pwede nga lang na akuin ko yun. Dahil bilang ina, mas nadudurog ang puso ko na makitang nasasaktan ang anak ko. Oh, gising ka na pala. Hindi ako pwede mauli sa trabaho, mami. Kailangan magpakita ang gilas. Oh, sige, sandali. Luluto na kita na almusal, ha? Mama, wag na! Makuha na rin ako. Ha? Pwede pa naman. Hindi nawala ng pag-asa si Rex. Lalo siyang nagsikap na makapagtrabaho para matupad niya ang kanyang pangarap para sa pamilya. Nakahanap naman siya ng trabaho, waiter sa isang restaurant.